Si Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang OIC Secretary ng Department of Health. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Good morning po sa inyo lahat. Opo. Secretary, kamusta na po ang kampanya natin para sa booster shot? Yes, sir. Nag-umpisa po tayo nung pinaslakas campaign natin last July 26 kung saan nailunsad po natin ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa ngayon po, ang atin pong accomplishments would be para po sa mga senior citizens, we have already vaccinated 4,239. And para po dun sa mga nag-first booster shots, we were able to vaccinate 441,995. Okay. Wala ho bang problema tayo sa hesitancy ng ilan sa ating mga kababayan para magpabakuna? Well, nandyan pa rin po, no? Because we were targeting around 397,000 individuals per day para umabot po tayo doon sa target natin na 23 million, at least 50% of those eligible, mabakunahan natin for these first 100 days. Nakikita ho natin sa ngayon na itong 441,000, kailangan isang araw lang po natin nagawa ito, pero halos dalawang linggo po itong accomplishment na to. So talagang we are intensifying our information campaign and also our advocacies para po mas makahikayat pa tayo sa ating kababayan para magpabakuni. Secretary, paano natin sasagutin na may mga kababayan tayong natatakot magpabooster dahil daw may mga kasama sila, kamag-anak, nagsasabing nilalagnat matapos magpabooster? Ito naman po, no, kailangan lang malaman ng ating kababayan. Sa lahat po ng natuturukan ng bakuna, may iba't iba po tayo nagiging reaksyon. Yung iba po, wala talaga. No? Almost 95% will experience no events after the vaccination. Pero yun pong nilagnat o kaya masakit ang braso, masakit ang kasukasuan, ito po ay common na minor events pagkatapos binabakunahan. Hindi lang po yan sa COVID-19 vaccine, kahit po sa ibang bakuna, nangyayari yan. Hindi po natin kailangang matakot dahil dyan sa event na yan, kailangan lamang po talaga na magpabakuna tayo at wag po natin isipin na ito po ay makaka-apekto sa atin kapag tayo inilagnat o sumakit ang ating mga braso. Paano po natin ma-booster kaagad itong mga estudyante bago magsimula ang klase? Malapit na po ang klase, Secretary. Yes, sir. No? So, unang-una, gusto natin sabihin at ipagbigay alam sa ating kababayan that vaccinations are not mandatory. So, ang ginagawa ho natin talaga, pilit nating hinihikayat ang mga magulang ng ating kabataan na mabakunahan sila. So, we are going to set up vaccination sites in schools. Okay. Saan yung ating local governments will help us para po mas mahikayat sila magpabakuna. So, yun. Okay. Ang target ho natin, ilan pa, Secretary? Sa mga kabataan po kasi, ang 5 to 11 years old po natin, tayo po ay nakakapagpabakuna lang ng 4.2 million. This is just 39% among all of those 5 to 11 years old. Pero in terms of the adolescents, yung 12 to 17 years old, lakpas-lakpas na po tayo sa target. 109% po ang accomplishment. Around 9.7 million eligible 12 to 17 had been vaccinated already. Opo. Secretary, anong nangyari ho dun sa mga vaccine na nag-expired? Yun pong mga nag-expire, no, ito po'y papalitan ng COVAX. Meron na ho tayong agreement with them. Meron lang ho talagang tranches ng pagpalit o pagdala dito sa ating bansa. Those which have expired will be undergoing our reverse logistics po. Opo. Narinig ho namin ang panawagan ninyo, Secretary, tungkol sa blood donation. Para saan po ito? Yes, sir. No? Kasi ngayon po nga, nakikita natin tumataas po ang dengue, dengue na sakit dito sa ating bansa. At alam po natin na kapag nagkakaroon na ng komplikasyon sa dengue, nangangailangan po ng dugo ang ating mga kababayan. So kami po ay nananawagan na sana po mas dumami pa ang blood donors dahil hindi lang naman po dengue ang pinagagamitan nitong mga blood products na to. Marami po tayong binibigyan na iba pang sakit para sa dugo na kailangan po ng ating mga kababayan. Sa dami po ng mga nagaganap na dengue sa iba't ibang probinsya, wala pa rin tayong deklarasyon ng outbreak, Secretary? It's only the national government through the Department of Health which can declare a national outbreak for dengue. Sa ngayon, nakikita po natin na bagamat halos marami po sa ating rehiyon ang tumataas dun sa kanilang epidemic threshold, pero nakikita naman ho natin that we are managing, no, the number of cases and the
management of these dengue cases. So sa tingin ho namin ngayon, wala pa ho tayong rekomendasyon ano, o indikasyon para mag-declare tayo ng outbreak ng dengue sa bansa. Pero talagang masusing pinag-aaralan at minomonitor ang ating sitwasyon. Opo. Kamusta na po ang ating Centaurus variant? Yes, sir. No? So we were able to detect dalawa po na BA2.75 last week. Ito pong tinatawag na Centaurus na variant. Sila pong dalawa ay from Region 6. Sila pong dalawa ay tapos na po ng kanilang isolation. Wala po silang simptomas. Okay. Nung kanila pong mga close contacts are kept in nakapag-quarantine din po at naka-discharge na rin po at walang symptoms din. Opo. How about po yung monkeypox? Yes sir, yung pong kauna-unahan nating detection and the only case of monkeypox in the country has already finished no yung 21 days isolation niya. Nakahilom na rin po yung kanyang mga lesions at binigyan na ho siya no. Kahapon po ay chinek siya ng kanyang doktor para po mabigyan siya ng certificate that he can be discharged from isolation already. Yung contact tracing ng monkeypox? Yes sir, we were able to identify 10 na close 10 contacts. Okay. And hanggang sa ngayon po, wala pong nag-develop ng symptoms. Continuing quarantine po ito pong mga close contacts na to. Yung monkeypox po ay kumakalat na rin sa ibang bansa maging sa Amerika po, Secretary. Ano? Hanggang ngayon ba wala pa rin tayong bakuna para sa monkeypox? Well, may available po na bakuna sa ibang bansa katulad po ng US, opo, ng UK, opo. But the supplies are limited, no? So ngayon po we are exploring avenues para kung sakasakali makareceive tayo kahit papaano from donations or even we can procure. Kaya lang limitado po talaga yung stocks at ang pauna nga pong aming impormasyon na nakuha, wala pa hong guidelines ang US para po sa donations nila of this monkeypox vaccine. So nag-aantabay pa rin pan tayo, pinag-aaralan po natin kung saan pa rin po tayo makaka-access nito. Secretary, aminado po ang ilang lokal na pamahala na bumabagal ang kanilang pagbabakuna sa COVID, laban sa COVID, dahil po sa tumataas daw ang kaso naman ng dengue at COVID at the same time. Hindi po kailangang bumagal ang ating pagbabakuna dahil tumataas ang dengue. Dahil magkaiba naman po ang ginagawa natin dito. Dengue individuals would usually go to the facilities, magpapa-check up, tapos ire-refer natin sa ospital kung kinakailangan. Uh-huh. As compared to this vaccination na talagang maglalagay tayo ng mga healthcare workers natin para magpabakuna, hindi po kailangang magkaroon ng competition between these two programs dahil maaari naman po natin gawin na sabayan. Maraming salamat po, Secretary, and good morning. Maraming salamat po, sir. Si Secretary OIC Maria Rosario Verheren ng Department of Health.